Magandang araw po muli mga boss. Ito pong gagawin ko is Toyota Revo. Ang problema po nito is yung tire rod niya, kalugna, at yung steering boots. Papalitan ko po. Panoorin nyo. Una ko pong tatanggalin yung cutter pin niya sa tire rod. Yan, tatanggalin ko po yan. Gagamit po ako ngayon ng number 17 na combination wrench. Luluwagan ko po yung pinaka nut niya, nut ng tie rod. Pag naluwagan na po yan, papaluin niyo po yung pinaka spindle, yan, para yung tie rod bumaba. Pag bumaba na po siya, yan, kamayin niyo na po yung nut niya para mabilis maalis. Hindi naman po yan mapapanis. At ito, kung mapapansin niyo po, yung tie rod kalug na po yan. Kaya yung kain ng gulong hindi na maganda. Pero dahil natanggal ko na yung tire rod, idadamay ko na rin po itong steering boots niya. Ayan, ayan po steering boots. Bago nyo alisin yung steering boots niya, meron po yung plastic tie. Ayan po. Gamitan nyo po ng plies yan. Total, mapapalitan naman na yun ng bago eh. Tsaka nyo hilahin itong kaputol ng steering boot. Ayan po, wasak na po siya. Ay, meron pa pong naiwan na kalahati. Matigas po yung plastic tie na yan, kaya pinalo ko na lang eh. Sobrang tigas, di kaya ng plies ko putulin. Tinulak ko muna siya patras. Ang tibay po niyang plastic tie na yan, yung mga noon pa. Kasi nabibili ngayon. Ayan, tibay niyan. Hindi yung maputol talaga. Ayan, pag naluwagan niyo na po, hilahin niyo na po yung kaputol ng steering boots. Ayan po. Pag natanggal niyo na po yung steering boots, hindi ko na po naipakita sa inyo. Nililinis ko po yan, pinunasan ko. Ayan, nakita niyo kumintab. Lalagay ko na po itong bagong steering boots. At syempre, bago ko po ilagay, lalagyan ko muna ng pamada yung ano, yung steering, yung pinaka ngipin ng steering. Nakataligod po kasi sa camera eh. Hindi po pamada yan, nagrasa po yan, ibig ko sabihin. Yan. Lalagyan ko po yun, yung pinaka ipin niya. Every time magpapalit kayo ng steering boots, gagawin nyo dyan, lagyan nyo siya muna, punasan nyo muna ng malinis basahan. Tapos, pag malinis na siya, bago nyo ikabit yung steering boot, lagyan nyo po ng grasa. Ito na po, pinapasok ko na po yung pinaka steering boots niya. Kailangan po pag ikinabit niya kasi maglalak po yan eh. May mga steering boots po kasi hindi kasukat. Ayan, eksakto po yan yung nabili na yan. Ilalagay ko na po itong pinaka ano niya, cable tie niya. Ayan po yung pinaka magka-clamp dyan eh. Yung plastic na yan. Ayan ang kakapit dyan. Pag naisalpak nyo na po yan, hinihilahin nyo lang po yan kung saan naman po yan maglalak. Ganon din po dito sa kabila. Ayan. Ayan po kasi, pag hinila nyo po yan, hihigpit yan. Hihigpit sa maigi. Yung cable tie na yan. Kaya ang diskarte nyo dyan, hilahin nyo lang siya maigi kung saan siyang maglalak. At syempre, pag naglak na po yan, yung sobra, putulin nyo. Kaya lagi o may baong gunting. Pag okay na yan, ibalik nyo na ngayon yung pinaka nut ng maglalak sa tie rod. Yung nut muna. Ayan, ayan po yung pinaka-nut niya. Number 17 po yan. Bago ko simulan yung trabaho, ayan muna ang niluwagan ko po muna yung number 19 na yan. Rock end po yan. Yung mahabang pinasukan ng nut. Ang pangalan po niya, rock end. Ito na po yung tie rod. Ayan po, bago po yan. Nang chinek ko po kasi ito, nung nakakabit pa yung gulong niya, malakas na yung kalug niya. Kaya minakas ko yung gulong, eto nga nalaman ko nga na
may tama pala itong tie rod. Nagkataon lang, sira na rin pala yung steering boots. Kaya, isang, dinamay ko na rin. Para naman hindi kawawalan may ari na babalik-balik pa sa paggawa ulit. Kasi pag lumala po yung kalog ng tie rod, possible po yan, mag-wiggle siya. Kaya bago man siya mag-wiggle, mapalitan na. Kaya pag gagawa kayo sa bahay nyo, sa sasakyan nyo, limbawa, kapag may nakita kayong diferensya, idamay nyo na para hindi na lumala. Balik tayo sa trabaho. Pag okay na po, naikabit nyo na po yung tie rod, o, pwede nyo na po siya ibalik sa dati niyang position. Yung nut po, igpitan nyo po siya maigi. Huwag nyo pong kalilimutang ilagay yung pinaka cutter pin kasi yun po yung maglalak. Protection niya po yun para yung tornilyo huwag lumuwag. O kaya lumuwag ba, hindi matatanggal agad-agad. Muli po mga boss, maraming salamat po sa panonood. Sana po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa bawat video na papapanood niyo sa akin. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat.